Everyone, welcome back to my channel. And for today's vlog, we will be discussing kung ano yung mga differences of living here in Russia versus living in the Philippines. Okay, so first is of course yung weather. So ang weather dyan sa atin sa Pilipinas are summer, rainy season, usually yun lang. But here in Russia, we have four weathers. Merong spring, that's from March, April, May, and then June, July, August, that's summer, and then September, October, November, that's autumn, and then December, January, February, that's winter. So different weather. So diba sa atin, sanay tayo na mainit. So pag pumunta ka rito, usually malamig. And kahit summer, malamig pa rin yung climate. And all throughout the year, actually ang weather mag-range lang from maximum na yung 21 degree to 23 degrees Celsius. Higher than that, very unusual. Also, syempre dito merong snow. Sa atin, di ba, walang snow sa Philippines. But here, you can experience snow kapag ka winter time. And napakaganda rin dito ng spring and autumn. For me, personally, ang gusto kong weather is summer, of course. Kahit medyo malamig pa rin. But still, it's like, you know, in the Philippines na summertime. And hindi mo kailangan magsuot ng double-doubling damit. Because here, kapag spring, autumn, and of course, kapag winter, kailangan mo talagang magsuot ng different types of clothing depending kung ano yung season. So for example, kapag ka-winter, kailangan mo ng winter clothes. And paglalabas ka, usually ako, hindi kaya ng dalawang patong lang ng damit. So, normally, apat na patong. Next is food. Sa food naman, di ba sa atin, usually rice, makanin. But here, hindi sila gaano kumakain ng kanin. Ang staple lang kapag sa meal time is bread, yan, ganyan. Pag breakfast, simblinchk, ano pa ba? Sirniki or yung cheese pancake, bread, ganyan, bread, tea, coffee. And then pagka-lunch, typically, ang Russian lunch ay soup and bread. But sa family, depende naman kasi yan sa family. For example, if adapt na nila yung mga heavy lunch, ganyan, di ba? But typically, Russian lunch is soup and bread. Kapag ka-dinner naman, andyan na yung all choices, may meat, gretcha, sometimes they also cook rice. Also, every meal is my healthy portion. It's either vegetables or salad. Salad na vegetables na fresh or salad na yung home cook, like yung Oliver salad or yung potato salad. Dito, mahilig din sila sa tsaa. Every meal, tinatapos nila yan ng pag-inom ng tsaa with pair ng mga sweets. Like for example, cakes or pastries. And yung merienda naman, tsaa pa rin. So, nung nasa Philippines ako, actually, hindi ako gaano umiinom ng tsaa. But now that I'm here, na-adapt ko na rin yung, you know, love for the tea. So, they really love drinking tea. Labas naman, ang makikita mo, meron din mga fast food. Merong McDo, merong Burger King, may KFC. And yung Russian fast food nila is, meron silang Teremok. Teremok is like Russian fast food, but ang ino-offer nilang food is, again, also healthy food. Yung mga home cook na mga pagkain. Mga blinchki, gretchka, ganyan. Also, pagka sa mga malls, meron ding mga
coffee shop, but hindi rito popular yung mga street food. So pag lumabas ka, wala ka makikitang mga street vendors na nagtitinda ng pagkain. Diba sa atin may mga fish bowls, ihaw-ihaw, but here wala. As in wala. Wala ka makikita mga street vendors. Also dito very popular yung mga healthy food, and ang mga gulay nila is very, I would say, limited options. Mahilig sila sa cabbage, potato of course, carrots, I think yun, cucumber and tomatoes, yun. Diba sa atin madami, may kalabasa, bahay kubo, lahat ng klaseng gulay, but dito bibihira ka makakakita ng grocery stores na maraming vegetable options. When it comes naman sa fruits, of course, marami sila. Ayan, dyan sila madami. Iba't ibang klase ng fruits. Also, may mga fruits also na imported from Asian countries. Yung mga mangoes, meron sila nyan. Mga mangosteen, meron din. So, sa food, diba sa atin, pag nagluluto tayo, maraming mga seasonings. Dito, halos hindi sila gumagamit ng onions, garlic, wala masyadong seasonings. Ang lasa ng pagkain nila is bland, hindi tulad sa atin na flavorful, but it is what it is. So, it is culture. So, dito sa kanila, of course, they are also very friendly people and very family-oriented. And I would say na they really respect yung mga elders. Unlike other countries like European countries, Western countries, diba meron silang mga home for the aged? Dito, very similar sa atin. So, they respect the elders, they love the elders as much as possible. They want them, yung mga younger generations, to take care of their parents. Kaya hindi dito uso yung mga home for the aged. Yes. And also, close family ties din. Sa mga celebrations, normally, ang mga bisita lang is talagang family lang. Family gatherings is, you know, for family gatherings lang talaga. Walang mga outsiders like, for example, dito sa amin, ilang years na ako dito, but hindi ko pa kilala kung sino yung neighbors ko because family is just families. So, wala masyadong interactions with the outside people like yung mga neighbors, hindi gaano. Also, na-discuss ko na to sa previous vlog ko. Also, small talks are not very popular here. Kapag ka nasa labas ka and may nakita kang, someone familiar, hindi usual yung mag-small talk ka. So, babatiin mo lang sila ng good day, ganyan, good morning, and then that's it. Go on ka na with your own life. Yung pananamit. So, sa pananamit naman, since meron silang four seasons, ang pananamit is according sa season. So, for example, winter. Ang kailangan mo suotin, of course, mga winter clothes. Kasi malamig yung weather, so kailangan mo ng winter jackets. And depending sa, alam mo yun, sa kaya ng body mo. For example, for me, I had to wear mga four clothes kapag winter. Pag summer naman, it's same with us. Yung mga women nag-dress, shorts. So, it's really according to the weather. Ang transportations naman nila dito, di ba sa atin, merong jeepney, merong bike. Tricycle also. Trike na dipadyak, and then tricycle na motor. Dito, ang mga tao dito mahiling maglakad. So, walang tricycle, walang trike. Kung may pupuntahan ka and you have to ride bus or train, you have to walk. So, ang mga tao dito mahiling maglakad. Lakad lang. Like for example, here, ang metro, nearest metro station is 7 minutes by walk. So, lalakarin mo lang talaga yon back and forth.
Also, bus stops. Malapit lang naman ang bus stops. Like, pagbaba mo ng building, buwak ka lang ng mga 2 minutes, andyan na yung bus stops. But for other places, kahit malayo man yan, you have to walk. Kasi wala ditong trike or tricycles that will take you to the bus stations or train stations. Walk lang talaga. So, yung mga transportations nila, bus, train, taxi, of course. And, ano pa ba? Yep. Actually, here sa Moscow kasi very common na ang mga every households may kanya-kanyang car. Actually, kapag tumingin ka dyan sa labas, like sa parking areas, makikita mo, almost all of the parking places are, you know, full, very busy. So, I would say na halos lahat dito may mga sasakyan. But of course, meron din mga public transportations like train, bus, yeah, and taxi.